Mga idol, atin pong pag-usapan ang laban ng Dallas Mavericks kontra Los Angeles Lakers at ang Brooklyn Nets kontra Boston Celtics at ang Miami Heat kontra sa Milwaukee Bucks. Pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel, mga idol. Sa laban ng Los Angeles Lakers kontra Dallas Mavericks, si LeBron James ay gumawa ng 24 points, 16 rebounds, and 9 assists. At tumulong din si Russell Westbrook na may 28 points, 7 rebounds, and 5 assists. Dikdikan ang laban mga idol at ang bawat team ay mahigpit ang depensa at may outside shooting. Si Luka Doncic naman ay gumawa ng 35 points, 14 rebounds, and 13 assists. Kaya siya nag-triple-double. At si Khris Woods naman ay may 24 points, 14 rebounds, and 6 assists. At tumulong din si Tim Hardaway Jr. na may 22 points and 8 rebounds. Sa naturang laban mga idol ay lamang sana sa puntusan ang Dallas Mavericks. Pero pagdating ng third quarter ay unti-unting lumalapit ang Los Angeles Lakers. Ito ay sa pangunguna ni LeBron James at ni Russell Westbrook. Sa huling segundo ng fourth quarter mga idol ay hindi natawagan ng referee ang foul sana ni Tim Hardaway Jr. kontra kay Troy Brown Jr. Kaya ang resulta umabot sa dalawang beses nag-overtime at panalo ang Dallas Mavericks sa 119-115. Sa kabilang historia naman mga idol ay ating pag-usapan ang laban ng Boston Celtics at Brooklyn Nets. Sa naturang laban ay yamado ang Boston Celtics dahil hindi makapaglaro si Kevin Durant dahil sa injury. Pero ganun pa man, hindi nagpapatinag ang Brooklyn Nets at lamang sila first quarter hanggang second quarter. Ito ay sa pangungunan ni Kyrie Irving na gumawa ng 24 points, 2 rebounds, and 6 assists. At sa naturang laban ay tumulong din si TJ Warren at si Joe Harris. Yun nga lang, pagdating sa third quarter ay unti-unti nang nakabangon ang Boston Celtics. Bagamat dumidikit ang Brooklyn Nets, hindi pa rin sapat ito para mabantayan nila ang rumaragasang Boston Celtics. At sa naturang laban, si Jason Tatum ay gumawa ng 20 points, 11 rebounds, and 5 assists. Si Malcolm Brogdon naman at si Marcus Smart ay may 16 puntos. Kaya hanggang sa matapos ang fourth quarter ay kontrolado na ng Boston Celtics ang buong laban. Kaya panalo ang Boston Celtics sa score na 109-98. At sa huling istorya mga idol ay ating pag-usapan ang laban ng Milwaukee Bucks at Miami Heat. Sa naturang laban mga idol ay hindi nakapaglaro ang kanilang pambato na si Giannis Antetokuompo dahil sa load management. Kaya nga sa umpisa pa lang ay alam na natin kung sino ang mananalo sa dalawa. At isama mo pa si Khris Middleton na hindi rin naglalaro sa laban na to. Kaya si Jrue Holiday lamang ang gumagawa sa Bucks at may score na 24 points, 6 rebounds, and 11 assists. At sa Miami Heat naman, maganda ang ginawa ni Vincent na may 28 points. At tumulong din si Bam Adebayo na may 24 points, 12 rebounds, and 1 assist. At tumulong din si Victor Oladipo at ganun din si Jimmy Butler. Kaya panalo ang Miami Heat kontra Milwaukee Bucks. Sa score na 108-102, hanggang dito na lang mga idol.